Naglunsad naman sila ng counter-attack at nagplano na tambangan ang mga Kastilang magmamarcha. Kaya nung dumadaan na ang maraming mga sundalong Kastila, pinasabog na ng mga revolusyonaryo ang mga dinamita sa tulay at saka naglabasan ang nasa 10,000 mga revolusyonaryo na nakatago sa talahiban. Ang labanan ito ang itinuturing na pangalawa sa pinakamalaking labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino at ng punong mga Amerikano. Napakaganda ng lugar na ito, ano? Ginawa ng park yung area na ito. Narito ako ngayon sa makasaysayang lugar kung saan naganap ang dalawang madugo at makasaysayang labanan noong panahon ng Kastila at noong panahon ng mga Amerikano. Parang hindi nabibigyan ng pansin itong makasaysayang lugar na ito. Pero ngayon at nakikita na maraming pagbabago, talagang marami nang tumitigil dito para mag-take ng picture. Ng hapon at nandito ako ngayon sa Bacoor, Cavite. Dito ko nasisimulan yung aking vlog. Hello, welcome to Bacoor. Magmas na itong jeep na biyaheng Bacoor, ano? Biyaheng sa bote Bacoor. Dikit-dikit na, wala ng social distancing at yung mga plastic barriers ay hindi na rin gumagana. Dito, malapit na tayo sa ating destination na makasaysayang lugar. Dahil ang pupuntahan ko ay ang makasaysayang Battle of Zapote Bridge. Matagal-tagal na rin bago ako nakadaan o nakarating sa lugar na ito, ano? Ito, Zapote Center sa kanan. So ito na ang sitwasyon dito sa Zapote, ano? Napakarami ng tao. Maraming mga biyahero, mga namamalengke. Misto lang normal na. Dito, malapit na siguro, ano? Oh, grabe! Ito na siguro, ano? Zapote Bridge. Ito. Nandito na nga ako, ano? Sa Zapote Bridge. At dito, makakausap natin si Sir. Sir, ano palang pangalan niyo, Sir? Rogelio Roman. Si Sir Rogelio Roman, isa siya sa mga namamahala sa barangay. Sa barangay at nagbabantay sa makasaysayang lugar na ito. Nagpapasalamat tayo sa kanya dahil pinayagan niya tayong makapag-ikot at makapag-video sa lugar na ito. Sir, maraming salamat po. God bless po, Sir Rogelio. Thank you. Narito ako ngayon sa makasaysayang lugar dito sa Zapote, Bacoor, Cavite, kung saan naganap ang dalawang madugo at makasaysayang labanan noong panahon ng Kastila at noong panahon ng mga Amerikano. Iikutin ko ngayon itong lugar na ito para maipakita sa inyo ang mga pagbabago dito sa lugar na ito sa Bacoor, Cavite. Dito ko sisimulan ang paglalakad-lakad. Dito, may marker dito. Ang labanan sa Zapote. Sa lugar na ito, lumaban ang mga revolusyonaryong Pilipino sa dalawang labanan upang mabawi ang Cavite sa mga Espanyol at pigilan ang tuluyang pagsakop ng mga Amerikano. Una, sa pangungunan ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa mga Espanyol noong ika-17 ng Pebrero 1897 na pinagwagian ng mga Pilipino. Ngunit ikinasawi naman ni General Edilberto Evangelista. At ang huli ay sa pangungunan ni General Artemio Ricarte at Mariano Noriel laban naman sa mga Amerikano noong ika-13 ng Hunyo 1899. Ipinahayag bilang pambansang palatandaang pangkasaysayan sa bisa ng resolusyon bilang 11 ng pambansang komisyong pangkasaysayan ng Pilipinas noong ika-9 ng Setyembre 2013. Muli nating balikan ang naganap na labanan dito sa pagitan ng mga katipunero at ng mga revolusyonaryong Pilipino na pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo laban sa mga hukbo ng Kastila na pinamumunuan naman ni General Camilo de Polavieja. Noong mga panahong yun, nababahala na ang mga Kastila dahil sa mga revolusyon na inulunsad sa Cavite at malaking bahagi ng Cavite noon ay kontrolado na ng mga katipunero at ng mga revolusyonaryo. Kaya bumuo siya ng isang desisyon at yan ay ang salakayin ang mga revolusyonaryo sa Cavite upang muli nilang maagaw ang mga bayan sa Cavite na kontrolado ng mga revolusyonaryo. Kaya inatasan niya ang kanyang kaalyadong general na si General Jose de Lecambre na magmarcha mula sa Silang at maglunsad ng pag-atake sa likod ng mga revolusyonaryo. Samantalang ang kanyang hukbo ang siyang sasagupa sa harapan
dahil manggagaling pa sila sa Maynila. Maganda ang taktika o estratehiyang ito ng mga Kastila dahil tiyak na maiipit ang mga revolusyonaryo at kung hindi sila agad makapag-adjust sa estratehiyang ito ay tiyak na matatalo sila. Malaking hukbo ang inihanda ng mga Kastilang General para sa pagsalakay na ito sa Cavite. Nang matunugan ng mga revolusyonaryo ang gagawing pag-atake ng mga Kastila, naglunsag naman sila ng counter-attack at nagplano na tambangan ang mga Kastilang magmamarcha o dadaan sa tulay ng Zapote sa Bacoor. Dito nga mismo sa lugar na kinatatayuan ko ang pinangyarihan ng madugong labanan sa pagitan ng mga Kastila at ng mga revolusyonaryo. Bilang paghahanda naman ng mga revolusyonaryo sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo, inatasan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng mga tulos ng kawayan sa ilalim ng tulay at maglagay din ng mga dinamita sa tulay para kapag dumaan na yung mga Kastila, pasasabugin ito. Ika-17 ng Pebrero 1897, naganap ang madugong labanan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Kastila. Hindi inaasahan ng mga Kastila ang nakaambang panganib sa kanila sa pagdaan sa tulay ng Zapote. Kaya nung dumadaan na ang maraming mga sundalong Kastila, pinasabog na ng mga revolusyonaryo ang mga dinamita sa tulay at saka naglabasan ang nasa 10,000 mga revolusyonaryo na nakatago sa talahiban at puong tapang na nakipagsagupan ng mano-mano at pukpukan laban sa mga Kastila. Gamit lamang ang mga sibat, ang mga itak, ang pana at ang mga baril na gawa-gawa lamang nila. Literal na dumanak ang dugo noon sa ilog at tulay ng Zapote, ang pinaghalong dugo ng mga sugatan at namatay na sundalong Kastila at mga revolusyonaryo. Sa naturang labanan, nagtagumpay o nanalo ang mga revolusyonaryong Pilipino at napilitang umatras ang mga hukbong Kastila. Sa pagkakapanalong yun ng mga Pilipino, napakalaking bagay yon para tumaas ang kanilang moral at maglunsad pa ng mga pag-atake sa mga Kastila. Bagamat nanalo ang mga revolusyonaryo noon, sa kasamang palad naman ay may ilang mga general na namatay sa naturang labanan at isa na nga doon ay si General Edilberto Evangelista, isang general at mahusay na inhinyero ni General Emilio Aguinaldo. Senyor Evangelista, isang karangalan. Marami kami magandang balitang narinig. Hindi matatawaran ang ginawa ni General Evangelista sa revolusyon dahil bukod sa siya ay general ng gera o ng digmaan, siya rin ay isang mahusay na inhinyero na siyang responsable sa pagtatayo ng mga istruktura o mga barikada para maging depensa ng mga revolusyonaryo laban sa mga kaaway. Ang isa pang labanan na naganap dito ay nangyari noong 13 ng Hunyo 1899 sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino laban naman sa mga puwersang Amerikano. Ang labanan ito ang tinuturing na pangalawa sa pinakamalaking labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino at ng punong mga Amerikano. Sinundan nito ang naganap na labanan sa Manila o Battle of Manila noong Pebrero 1899. Sa labanan ito ay kinasangkutan ng 4,000 to 5,000 revolusyonaryo sa pinagsamang hukbo ni General Artemio Ricarte at General Mariano Noriel. Samantala sa pangkat naman ng mga Amerikano ay binubuo lamang ng mahigit 1,000 sundalo. Bagamat mas marami ang hukbo ng mga revolusyonaryo sa labanan ito, natalo pa rin sila o matras pa rin sila sa labanan dahil sa kakulangan sa armas dahil mas malakas ang mga armas ng mga sundalong Amerikano noong pangapanahong yon. At yan nga ang mga makasaysayang kaganapan dito sa tulay ng Zapote sa Bacoor, Cavite. Napakaganda ng lugar na to, ano? Ginawa ng park yung area na to. Ang tulay na ito ay nagdurugtong sa Bacoor, Cavite at Las Piñas, ang Maynila. Susubukan ko sanang pumasok dito sa Riverwalk and Bike Lane. Kaso nga lang, nakapadlock kaya hanggang dito lang tayo sa Bukana. Hanggang silip lang, ano? Sir, isa po kayo sa mga nangangalaga sa lugar na ito. Opo. Sa ngayon, sir, bawal pang pumasok dyan, ano? Bawal po kasi pumindi ka pa pumunta dito. Ah, okay. Sir, kailan pa sinimulan ang development ng lugar na ito? Hindi ko po alam dito kasi yung
ginagawa na noon. Pero ang ganda na, no? Kumpara nung mga nakaraan. Kasi dati, nung nadadaan-daanan ko lang to, parang wala lang eh, no? Parang hindi nabibigyan ng pansin itong makasaysayang lugar na ito. Pero ngayon, at nakikita na maraming pagbabago, talagang marami nang tumitigil dito para mag-take ng picture. Oo, nag-video po sila dito. Mm-hmm. Sir, ano nga pa ng pangalan niyo, sir? Nandiyan po, Bernardo Tapia po. Ayan, sa barangay, bantay bayan po dito sa Davao. Isa sa mga bantay bayan. Maraming salamat, Sir Nanding. Isa sa mga maituturing na yaman ng bansa ay ang mga makasaysayang lugar na katulad ito. Kaya marapat lamang na huwag pabayaan at pangalagaan natin ang mga ganitong lugar sa ating bansa.